Magandang umaga. Okay, oras ay 4:48 AM at ngayon ay October 2. So, Sabado, and ngayon din yung schedule ng harvest namin ng tilapia. Samahan niyo ko as we harvest our tilapia. Medyo madilim-dilim pa ng konti. So, first step is kailangan natin patuyuin. Hindi naman talaga as in tuyong-tuyo, pero kailangan natin pababain yung level ng tubig nito. Kailangan natin itong alisin para mag-drain dito yung tubig papuntang ilog. So, let's start the work. Tuktukan ba yan? Dali, buta mo muna! Wait ka man. Ano, alagatak? Buyod ko yan. Hindi, mga lang buyod. Ang buyod. Ano? Si Shum na matis din daw. Awatan daw ikaw. Nababaan na rin kung pa yan. Sige daw, pahulog daw. Pahulog daw. Ulit! Ulit talaga! Ulit! Ambot ka yan sa inda. Afford ano ni ng lain? Ah! Masarap ba ito talaga? Anong ginibo niya? Mapunta ano kaya na ano? Ito kung mo ang payo. Killer! Nagdayon pa. Outside lang. Pero Luya, tira kayo ng 3 kilo. 5. Tiwala lang, hanggat ay paubas. Up! Ano na yun eh? 3 kilo. Sada ito yan. Tama sa atang. Ang dito, iba. Ay, maati ang kamo. Maati yun ang kamot ko. Ayun, mataba. Palak ko. Wow, grabe yun. Sungit. Pangadyaan mo lang. Mag-divide lang. Kaya sa ano. Dahil, saro-saro na kilo na boy. Saro-saro. Aha, nakilo. Kaya pag nalas ako din. Siniro mo na. 1.5 na yun ano. 1.53 na yan. Malabo pa no. Sarang kilo mo. Korte. Korte yun. Gamin niya pag may kapit na. Sige na nangiro. Alam mo, kasi ang baggarami po yung bariyo mo. Ito ang dahil nilulun nyo. Anong burami? Yan. Sa 2,000 fingerlings, ilang kilo ate? 28 kilos lang na tilapia yung nahuli namin. Ang rason, ang dami nating foreignoy. Eto oh. Siguro ko mga 10 kilong feeds ang kain ito. Ano, kalahating kilo din eh. Kalahating kilo itong isang to. Tapos, ang lakas niya kumain ng isda, ng tilapia, yung mga maliliit pa. Dalawa yung mag-asawa. Ito yung kanyang asawa.
Yung kabit niya yan. Pambihira. Alright, so guys, the last video was taken last year, October. And today is September 30. So, yun nga. As what was stated in the video, bale sa out of 2,000 fingerlings, nasa almost 30 kilos lang yung nakuha namin. Because of those species na sa amin tinatawag na haruan and iit. So those are foreign species na kakompetensya nila sa pagkain, sa feeds. And then siguro nung nag-release ako ng mga fingerlings, nandun na sila given the size. And baka kinain nila yung ibang fingerlings kaya ganun. And actually meron din akong nahuling snake turtle, yun yung tawag namin dito. So yun yung mga naging factors bakit ganun kababa yung nakuha kong production. Pero actually kasi the market price of the tilapia dito sa amin is it ranges from 140 to 150 pesos. So I sold mine for 150 pesos per kilo. So I got a gross amount of 4,500. So sabihin na natin less na natin dyan yung 500 pesos para sa effort and then yung 2,000 pesos para sa feeds, kasi hindi naman sila pure feeds, gumamit tayo ng other alternatives like the azolla. So yun, so all in all, kahit mababa yung production ko, hindi naman tayo nalugi. So charge to experience. And then by the way, I am planning to release a new 2,000 fingerlings. Pero hinihintay ko pa maayos yung pond kasi as of today, medyo napabayaan yung pond, yung situation ng pond natin. So, bale, second week of this month, may paayos ko yung pond. And then by last week or first week of last week ng October or first week ng November, mag-release ulit ako. So, for those po na naghintay ng video, sorry to disappoint you and I'm sorry na masyadong natagalan yung upload ko. Masyado lang talagang na-occupied because of the other works. So, yun. Anyways, thank you so much for subscribing and watching my video. See you again.